Welcome back to my channel, Bago Maestra. Tara, gawa tayo ng malunggoy oil. Okay, ito ay mabisang gamot para sa sugat at galis-galis. Okay, actually gagawaan ko yung aking granny. Kasi nagre-request siya na bigyan ko daw siya sa ito na yun. So ngayon, kung nung unang paggawa ko, kinayat-gayat ko yung ano, malunggay. Ngayon naman, ang gagawin ko ay i-blender ko siya. So, para ma-blender natin, kailangan ihalo na ang kakanggata. So, that is coconut milk. So, dalawang nyog ang aking binili para dyan. Ayan, guys. So, tigti 30 pesos yung binili kong nyog. So, pinapiga ko na rin siya para piga-piga talaga. Kasi kung kakamayin mo yan, hindi ko siya mapipigang maigi. So, pinagawa natin siya, guys. As you can see, nag-blend yung barangay. Kasi itong ginawa ko, parang naparami yung malunggay mismo. Ayan. Pero okay lang naman kung maparami. No problem. So, ayan lang. Ganyan lang yung ginawa ko para maano mabiga. Kung mag-blend yung malunggay doon sa coconut. Kasi kapag hiniwan ko, coconut oil. So, eto na, nag-ready na tayo ng ating pan. Lagay na siya. Pakukulaan lang natin ito hanggang sa lumabas ang kanyang oil. Okay, so this is really natural. Okay, coconut oil and malunggay or moringa leaves, kapag pinagsama yan, nako, tiyak, napakaganda ang kanyang result. Especially sa mga manipis ang buhok, naglalagas ang kanilang mga buhok. So, try nyo ito, guys. And, doon sa mga may mga anak na baby or maliliit, ito ay magandang pang pahid-pahid sa lamig-lamig. And also sa mga sugat-sugat. Very, ano to, effective and proven ko na siya. So, kasi yung anak kong bunso, mataas ang sugar niya, so mabilis siyang masugatan o magkasugat pala. Mabilis siyang magkasugat. So, nagpa-derma naman siya. Dinala ko siya sa derma, pero syempre, nagbablog na ako ng ganito. So, tinry kong ilagay sa kanya. So, nag-effect siya. Nag-dry agad talaga yung sugat. Ayan na. Ayan na, guys. Oh. Makikita ninyo naglalangis-langis na yan. So, meron na ako eh. Haluin lang. Ang sabi nung iba, much better daw na. Kasi yung iba parang may nakita ako na ito. Enroll ka? Lantay ko lang yung announcement mo. Hinalo lang yung oil, tapos parang in-steam niya. Magkasama yung oil at saka yung ano. Kaya moringa. But then, ang tendency kasi noon, magmo-moist yung moringa oil. Kasi syempre, kapag in-steam mo siya, may tubig-tubig na matitira doon. So, hindi mo siya may stock for the longest time.
Eh, samantalang kapag niluto mo siya, at pure na oil na talaga yung lalabas, ay magagamit mo siya at may i-stock mo siya for around 3 months, 4 months, ganyan. Kaya, salain lang natin ito. So, nung kapag inano mo ito, yung sinala mo siyang mabuti, makikita mo dyan na medyo may ano pa siya. Meron pa siyang konting coconut. Coconut milk. So, balik nyo lang siya sa kawali ulit at painitan para mawala yung kanyang tubig-tubig. So, dapat ang matitira lang dyan ay oil talaga. So, ayan na yung finished product niya. Ayan, salin-salin na tayo. Wala akong imbudo. So, nag-improvise lang ako ng papel. Ginawa akong imbudo. Para-paraan lang, guys. Diba? Pag wala, huwag na maghanap. Gumawa na lang ng paraan. So, ayan. So, salin-salin na tayo. Medyo marami ang akin nagawa ngayon kasi dalawang nug ang akin ginawa. Ayan. Kung makikita ninyo yung kulay niya, no? Green. Green, green. Siya. Ayan. So, tuloy lang, no? Ayan yun na, guys, na medyo mahaba ang aking, video. Ayan na, the final product or the finished product. Thanks for watching, guys. Bye. Like and comment and subscribe.